Naniniwala ba kayo sa aswang? O sa mga engkanto? Ako kasi, hindi. Pero mula na mangyari sa akin ang karanasan na ito, nagbago ang pananaw ko sa buhay. Nagbago rin ang takbo ng buhay ko dahil dito. Hayaan niyo pong ibahagi ko ito sa inyo, mga kapansit, Sir Paul. Pero bago ang lahat, nais ko po muna magpakilala. Ako si Ana, nakatira ngayon sa Cavite. Pero ang kwentong ito ay naganap sa probinsya ng Samar. To be exact, sa Calbayog po. Magsisimula ang kwentong ito noong namatay ang nobyo ko. Sa hindi inaasahang pangyayari, naaksidente po siya sa kanyang pinagtatrabahuhan. Halos gumuho po ang buhay ko noon. Hindi ko po alam ang gagawin. Hindi ko alam kung paano magsisimula muli. Dahil kami ng nobyo ko noon ay mga ulila po. Kumbaga, wala na kami mga pamilya. Nagsasama na kami noon. Mahirap ang buhay, pero nakakaya naman po namin. Hinga lang, maaga niya akong iniwan. Noong mga panahon na yon, muntik na talaga ako magpakamatay. Pero kagaya ng madalas nilang sinasabi, kung may nawala, merong darating. Nalaman ko pong nagbubuntis ako noon. Hindi nga ako makapaniwala. Pero sa uli, naging masaya ako. Dahil kahit iniwan ako ng pinakamamahal ko, tumating naman ang dahilan para muli ako lumaban sa buhay. Oo, malungkot pa rin. Pero habang tumadaan ang mga araw, natutuwa ako. Sapagkat nararamdaman ko na may buhay na unti-unting lumalaki si tiyan ko, ang anak ko. Lumipas po ang isang buwan. Nakahanap po ako ng trabaho. Naging helper po ako sa isang kainan. Tagalinis, taga-serve, taga-hugas. Basta lahat po, parang all around na din. Malaking kainan po ito. At masasabi kong patok na patok ang benta. Parang ang restaurant na talaga. Naging tapat ako sa kalagayan kong ay dinadala nga ako at hindi naman naging hadlang yon sa pagtanggap nila sa akin. Si Sir Jonas ang may-ari ng kainan na yon. Napakabuti niya sa akin, sa amin ng mga empleyado niya. Siya ang nag-aasikaso ng buong kainan. Siya ang nagluluto, basta in charge siya sa lahat. Napaka-hands-on niya pagdating sa sarili niyang negosyo. Kaya talagang hindi na nakapagtataka kung bakit naging ganun ka-successful yung kainan na yon. Lumipas pa ang mga buwan. Apat na buwan na ang dinadala ko. Nakilala ko pa ang boss ko na talaga namang napakabait. Araw-araw ko ba naman siya nakakasama? Oh, Ana, umuwi ka na. Ako nang bahala rito. Ako nang magsasara. Naku sir, hihintayin ko na po kayo. Ana, lalaki ako. Kaya ko na ito. Isa pa, baka pagod na yung baby mo. Magpahinga ka na sa inyo. Naku sir, nakakahiya po talaga eh. Ano ka ba? Huwag ka nang mahiya sa akin. Kayo na mga empleyado ko. Ang turing ko na sa inyo mga sarili ko ng pamilya. Kaya mauna ka na at mauwi na. Wala rin namang naghihintay sa akin kaya okay lang kahit malita ko dito. Hala sir, bakit? Paano naman po yung asawa nyo o anak nyo? Ganun na ba ako katanda sa'yo? Mukha na ba ako may asawa at anak? Ako naman, akala ko pa naman mukha pa akong bagets eh. Hindi naman po sir. Ana, wala pa akong pamilya. Jowa nga wala, asawa pa. Naku sir, sorry po. Wala po akong alam. Baka yung nanay at tatay niyo po hinihintay na kayo. Ay, ulila na ako Ana. Mas lalo akong nahiya sa mga pinagsasabi ko. Wala talaga akong ideya na bukod sa walang asawa o nobe si sir. Hindi ko rin alam na ulila rin siya na kagaya ko. Mas lalo tuloy ako napahanga sa kanya. Kasi sa kabila ng hirap ng buhay at sa pag-iisa niya, nagawa niyang umangat ng ganoon. Kaya naman pala napaka-hands-on niya sa negosyo niya. Yun lang pala ang meron siya sa buhay niya. Naku sir, pasensya po talaga. Sorry po, nakakahiya sa inyo. Ay, sige ka. Hindi kita patatawarin kapag hindi ka pa umuwi ngayon. Umuwi ka na Ana. Magpahinga na kayo ng baby mo. Okay ako dito. Lumipas pa ang dalawang buwan. Anim na buwan na ang tiyan ko noon. Malaki na rin ito. Pero patuloy pa rin ako sa pagtatrabaho sa kainan ni Sir Jonas.
Habang tumatagal, mas lalo niya akong pinapahanga sa galing niyang tao at sa kabutihan ng kanyang kalooban. Doon ko naman po nakilala si Sandro. Isa siyang bagong customer sa kainan. Dumalas po ang pagkain niya roon tuwing tanghali. Siguro break time niya sa trabaho niya. Itong si Sandro po, may itsura. Matipuno ang katawan, maputi at matangkad. Sa totoo lang, nakikita ko sa kanya ang yumaakong nobyo. Kamukhang kamukha niya, mapagkakamalan mo nga silang magkapatid. Pero ang talagang nakakuha ng atensyon ko kay Sandro ay ang ugali niya. Parang siya talaga ang yumaakong nobyo. Kuwang-kuwa niya ang ngiti, tingin, miski ang pananalita. Kapag nakakausap ko siya, para talagang kinakausap ko yung ama ng dinadala ko sa sinapupunan ko. Kinikilabutan ako nung una, pero habang tumatagal, sa araw-araw na pagkain niya doon kada tanghali, hinahanap ko siya. Gusto kong lagi siya nakikita. Noong mga panahon kasi na yun, hindi pa rin talaga ako tuluyan nakaka-move on sa taong pinakamamahal ko. Walang buwan na ang tiyan ko noon, nagkalapit na kami ni Sandro. Hindi ko alam, pero nililigawan niya na pala ako. Pinagtapat niya sa akin yun, at ako naman, nahulog sa kanya. Ewan ko, pero yung namatay kong puso, sa palagay ko, tumibok muli. Hindi ko alam kung anong dahilan, o dahil ba nakikita ko kay Sandro ang namaya pa kong nobyo. Pero Sir Paul, pilit ko nilalabanan na pagkagusto ko sa kanya. Dahil alam kong mali yun. Para bang ginagamit ko siyang panakipbutas. Hindi ko alam kung nakikita ko lang ba sa kanya ang namayapa kong nobyo o talaga bang mahal ko na siya. Pero Sir Paul, mapilit si Sandro. Sinabi niya mismo sa akin, mahal niya rin daw ako. Wala siyang pakialam kung nagdadalang tao ako at kung gawin ko lang siyang panakipbutas. Dahil nga sa nakikita ko lang sa kanya yung nobya ko. Ang importante ay maging kami raw. At yun nga, naging kami Sir Paul. Naging masaya ako dahil kahit paano, bukod sa anak ko, meron pa akong isang makakasama na lumaban sa buhay. Kabuwanan ko na Sir Paul. Nagtatrabaho pa rin ako. Hindi na nga dapat. Dahil 6 na buwan pa lang, ipinagbabakasyon ako ni Sir Jonas. Pero mapilit ako. Bukod sa wala naman akong gagawin sa bahay, kailangan ko rin talaga makakita ng pera noon para sa pagpapaanak ko. Bayad naman ang bakasyon ko kung sakali. Pero madalas kasi, nagbibigay ng mga tipa mga suki namin. Kaya makakaipon ka talaga sa araw-araw na pagtatrabaho. Noong mga panahong din yon, nagbago ang pakikitungo ni Sir Jonas sa aming mga empleyado niya. Lalo na sa akin. Hindi ko talaga alam kung bakit. Wala naman kaming ginagawang masama, lalo na ako. Pero bigla na lang siya nagbago. Yung dating masiyahin, palangiti, maalalahanin, naging masungit, palisigaw, magagalitin. Basta, biglang nagbago ang ugali niya. Doon din nagsimula bumaba ang benta namin. Unti-unting kumonti ang mga customer namin. Ang nangyayari kasi, base sa mga customer namin, nag-iba raw ng lasa ang mga lugto ni Sir Jonas. Na totoo naman, kasi tinikman din namin. Kung dati, talagang napakasarap ng mga patahin namin. Pero noong mga panahon na yon, ibang-iba na talaga ang lasa. Isang araw noon, masakit ang balakang ko. Hindi ako nakakagalaw. Sakto namang wala kaming customer na nakakapanibago kasi dati hindi talaga kami nauubusan na kumakain. Buong araw yon, naiilan ang pumasok sa kainan namin hanggang sa nagabi na. Uwian na po noon. Sinundo po ako ni Sandro pero noong gabing yon, ibang-iba ang pakiramdam ko. Basta para may hindi tama mangyayari. Si Sandro iba rin ang dating. May kakaiba sa kanya. Habang naglalakad kami noon pa uwi sa bahay ko, bigla nagsalita si Sandro. Ana, mahal mo ba talaga ako? Ano ba naman kasing tanong yan? Oo naman. Kung ganun, sumama ka sa akin. Saan naman? Sa syudad ba? Baka mahirap ang buhay doon Sandro. Alam mo naman ang kalagayan ko. Sa amin, Ana.
Hindi ka maghihirap doon. Akong bahala sa'yo. Hindi ka na magtatrabaho. Huwag mo akong pinapatawas, Sandro. Wala namang ganun ano. Paano naman tayo mabubuhay kung hindi ako magtatrabaho? Eh, hindi ka naman kumikita na husto. Merong ganun buhay, Ana. Sa Biringan. Paglingon ko nun sa kanya, napaatras ako. Yung itsura niya, biglang nag-iba. Yung itsurang kamukhang-kamukha ng dati kong nobyo, unti-unting napapalitan. Humaba ang tenga, sumingkit ang mga mata at nagkulay berde ito. Humaba at naging kulay dilaw ang buhok niya. Naging iba ang itsura niya. Nakaramdam na ako ng takot noon. Umiilaw yung katawan ng lalaking nasa harapan ko. Hindi ako nakapagsalita. Napapatras lang ako. Nakakakilabot siya. Ana, sumama ka sa mundo namin. Sino ka? Ano ka? Ako ito, Ana. Si Sandro. Doon natin palalakihin ang anak mo sa Biringan. Pinapangako kung hindi ka na maghihirap. Sumama ka lang sa akin. Hinawakan ako ni Sandro sa kamay. Napakalamig ng palad niya. Parang yelo. Nakakapaso. Napakasakit. Hindi na ako makapagsalita noong mga sandaling iyon. Pero ang tumatakbo sa isip ko, ayoko. Ayokong sumama sa isang engkanto. Hindi man ako naniniwala sa mga kakaibang nilalang noon. Pero nakakarinig pa rin ako ng mga kwento tungkol sa engkanto. Lalong-lalo na sa Biringan. Akala ko nga noon, nananaginip lang ako. Pero naramdaman ko yung sakit noong natumba ko dahil sa pag-atras ko. Hinihila na ako ni Sandro. Ginagamitin niya na ako ng lakas. Pero pilit ko nilalabanan yun. Iba ang lakas ng isang engkanto. Kaya nagawa niya ako mahila at mabuhat ng walang kahirap-hirap. Doon na ako nakapagsalita. Sigaw ko ng sigaw kay Sandro na ibaba ako. Ayokong sumama sa kanya. Iyak na ako ng iyak noon habang binubuhat niya. Nang biglang may dumating, hindi ko po agad nakita kung sino o ano yun. Basta binunggu niya si Sandro. Dahilan para matumba kaming dalawa. Tumalsik po ko nun sa malayo. Humilaban siyan ko. Pero ininda ko yun. Hindi ko muna inisip ang anak ko. Ilang saglit lang, bigla akong nakadinig ng parang garalgal ng mabangis na hayop. Parang hayop na galit. Nang tumama po ang sinig ng buwan, nakita ko si Sandro. Nakatayo na siya. Meron pang isang tao. Hindi, isang lilalang. Nasabi kong ganun kasi katawang tao siya. Pero yung mukha niya, mabalbon. Mahaba ang buhok niya, tapos may matalas na ngipin at pangil. Kumikinang sa kadiliman ang mapupuli niyang mga mata. Hindi ako pwede magkamali. Isang aswang yun. Ganoon-ganoon ang paglalarawan ng mga tao sa isang aswang. Noon lang din ako nakakita noon. Kaya talagang hindi ako makapaniwala. Mas dumagdag ang takot na nadarama ko. Para ako mababalo ng mga sandaling yun. Pero sa isang iglap, biglang nagbuno yung engkanto at ang aswang. Hindi ko alam kung bakit sila nag-aaway. Pero grabe talaga ang suntukan at sipaan nila. Mas magaling makipaglaban yung engkanto. Pero mas malakas yung aswang. Gawa ng may pangkalmot siya at may pangkagat. Nung bumalik na ang lakas ko, madali akong tumayo. Tatakbo na sana ako. Nang biglang nakita ko nakalmot ng aswang nang napakalakas yung engkanto sa dibdib. Napatumpa yung engkanto. Napasigaw siya. Lumapit yung aswang sa engkanto. Tapos bigla ito nagsalita. Bubuhayin kita. Ngunit ang kapalit, lulubayan mo si Ana. Papayag ka o tatapusin na kita ngayon. Tumango yung engkanto. Mangako ka! Pinapangako ko. Ito na ang huling beses na makikita ko si Ana. Madaling bumangon yung engkanto. Ika-ika siyang naglakad papunta sa kakahuyan. Tapos ay unti-unti naglaho. Hindi pa rin ako makapaniwala noon. Sobrang napakahiwaga at the same time nakakatakot na nangyari sa akin. Ang pinagtataka ko, bakit ako kilala ng aswang?
bakit niya pinapalayo si Sandro sa akin. Yung tuluyan na nakaalis yung engkanto, lumingon sa akin yung aswang. Natakot pa nga ako nun kasi akala ko aatakihin niya ako. Pero bigla siyang tumalikod at umalis. Ilang hakbang pa lang yung nagagawa niya. Pero bigla siyang natumba. Diyos ko, Sir Paul, noong gabing yon, hindi pa pala natatapos ang kababalagan na nangyari sa akin. Yung aswang na sinasabi ko, biglang bumalik sa anyon yung tao. At mas lalo kayong hindi maniniwala kung sasabihin ko kung sino ang aswang na naligtas at tumulong sa akin. Walang iba kung hindi si Sir Jonas. Nawala ang takot at pangamba na nadarama ko noong nakita ko nga si Sir Jonas ngayon. Agad ko siyang nilapitan. Nakapantalon na siya noon. Wala nang pang itaas. Pero kita mo ang napakaraming pasa sa katawan niya, lalo na sa mukha niya. Nagtamo ng maraming sugat gawa na ang karamihan sa sundok ni Sandro ay tumama doon. Inalalayan ko si Sir Jonas at sinandal sa bisig ko. Ana, lumayo ka sa akin. Kapag bumalik na ang lakas ko, manganganib ang buhay mo, pati ang anak mo. Pero Sir Paul, hindi ko siya pinakinggan. Pinilit kong ipasensya. Kahit pa nagdadalang tao ako noon at kabuanan ko pa nga. Wala eh. Dala na rin siguro ng adrenaline rush. Talagang nakaya ko siyang ipasan. At himala na nakisama ang anak ko noon, Sir Paul. Mabuti at hindi naman kami kalayuan sa kainan ni Sir Jonas. Kaya doon ko siya ibinalik. Nasabi kong hindi ako naniniwala sa mga engkanto at aswang, Sir Paul. At kabilang narito ang mga albularyo. Hindi ko talaga sila pinaniniwalaan. Pero noong time na yon, sa palagay ko, isa lang ang makakatulong sa amin. Dali-dali ako nagtungo sa kilalang albularyo sa lugar na yon. Sinabi ko ang kalagayan ng boss ko, pati na rin ang akin. Hindi nga rin makapaniwala yung matandang nilapitan ko. Kasi sabay na isang aswang at isang engkanto ang gumugulo sa buhay ko noong gabi na yon. Pero kahit na ganoon, tinulungan pa rin ako ng albularyo. Siya si Mang Ipi. Matanda na siya. Pero masasabi ko malakas pa siya. Inuna niya ang problema ko sa engkantong yun. Madali lang naman daw ang gagawin niya. Nagdasal lang siya ng lingwaheng hindi ko maintindihan. At nagbigay sa akin ng parang isang tingga. Ikuintas ko rin iyon ng ilang mga buwan. Makakatulong daw iyon. Para hindi na ako malapitan ng ibang engkanto. Kasi doon daw kay Sandro, kahit wala yung pangontra, hindi na raw talaga ako babalikan nun. Gawa raw ng hindi bumabali sa mga pangako ang lahat ng taga-Biringan. Base sa ginawang tawas ng mga ipi, isa raw prinsipe sa Biringan si Sandro. Mukhang natipuan daw ako. Nakita ang pagkalumbay ko sa namayaba kong nobyo. Kaya nagpanggap ito o ginaya ang pisikal na anyo. Tapos ay unti-unti akong sinuyo. Nakakilabot sa totoo lang habang binabanggit yun ni Mang Ipi. Pero mabuti at wala na raw akong dapat ipangamba. Matapos maayos ang problema ko sa engkanto, agad kami nagtungo kay Sir Jonas. Hindi ba kami nakakapasok sa kainan? Nalaman na raw ni Mang Ipi ang posibleng mangyari. Hindi na ako pinapasok ng Mang Ipi sa kainan. Kasi baka raw magising ang pagiging aswang ni Sir Jonas dahil nga sa buntis ako. Lumipas sa mga oras, lumabas si Mang Ipi at may ngiti na bumungad sa kanyang muka. Ayos na raw si Sir Jonas. Wala naman to talagang lahing aswang si Sir Jonas. Kung hindi, nayago siya. O yung tinatawag na panghawa ng aswang. Maaring nilawayan daw siya o hinaluan ng laway ang pagkain niya. Dahil doon, naging aswang siya. Ang sabi ng Mang Ipi, hindi pa raw talaga ganap na aswang si Sir Jonas. Kumbaga, hindi pa umiikot sa katawan niya ang pagiging aswang niya. Dahil bago pa ito, kaya nakakabalik pa siya sa pagiging tao niya. At kahit paano, nakokontrol na pa ito. Natanggal ni Mang Ipi ang yingkaw sa katawan ni Sir Jonas. At naging ayos na ito. Mabuti nga raw at naagapan. Dahil kung hindi, maaring hindi lang makabalik sa pagiging tao ang boss ko na yon. Alam ni Mang Ipi kung sino ang gumawa noon. Walang iba kung hindi ang pamilya na hindi ko nalang papangalanan. Hindi naman po sila aswang. Normal na tao lang din.
Pero ang sabi ni Mang Ipe, baka raw may kakilala silang aswang o hindi kaya nagbayad sila ng kung sino para gawin yun. Kung paano nalaman ni Mang Ipe kung sino ang pamilyang yun ay dahil syempre sa negosyo. Noong unti-unting nagbago si Sir Jonas, nanayang ko na pala siya noon. Hindi na siya makapagluto ng maayos dahil una sa lahat, hindi na siya makapanlasa ng tama. Tapos syempre, kapag nayanggo ka, marami kang mararamdamang kakaiba. At ang resulta noon, humina ang benta at ang laki nabang noon ay yung pamilyang yun. Ang may-ari rin ng isang kainan doon sa bayan ng Calbayog. Sa kanila napunta ang lahat ng customer namin. Kaya yun, yun ang suspecha namin ng mga ipi. Customer namin kasi yun, kaya alam niya. Yun nga Sir Paul, laging maayos si Sir Jonas. Pero dahil nga sa nangyari, nagdesisyon siya na huwag na ituloy ang negosyo niya sa Samar. Ayaw niya na may kaaway, kaya siya na lang ang umalis. Pero bago yun Sir Paul, nagtapat siya sa akin. Meron daw siyang pagtingin sa akin na ikinabigla ko naman. Kasi niminsan, hindi ko naramdaman yun. Inaya niya ako na sumama sa kanya na magpunta sa Manila at magsimula uli. Pero, tinanggihan ko Sir Paul. Hindi naman po sa nagmamaganda ako o ano. Alam kong mabuting tao si Sir Jonas. Pero noong time na yun, yung sugat ng puso ko, mas lalo pong lumaki dahil nga sa nangyari. Kaya talagang hindi ko kaya Sir Paul. Bukod dun, nakakaya sa kanya. Kaya yun po, tinanggihan ko siya. Doon na po kami nagkahiwalay ng landas si Sir Jonas. Ngayon po Sir Paul, matanda na po ang anak ko. Nakapagtapos na po siya ng pag-aaral. Kahit na mag-isa lang po ako, tinaguyod ko siya kahit na napakahirap. Dahil sa mga nangyari sa buhay ko, lalo na noong gabing yun, napalapit po ako sa Diyos. At siya lang ang naging sandigan ko sa mga hirap na napagdaanan ko sa buhay ko. Hindi man kayo maniwala, pero totoong minsan sa buhay ko, nag-away sa harapan ko ang isang aswang at ang isang engkanto. Nasa inyo na po kung maniwala kayo o hindi. Hanggang dito na lang po Sir Paul. Maraming salamat. Pagpalain pa po tayong lahat ng may kapal.